Buti mo po kung masaktan yung anak mo. Ikaw ang sasaktan ko eh! Oo na kami! Vanessa? Albie! Ralph! Ralph! Ralph, gising! Ralph, si Albie! Vanessa, umuwi ka dito sa bahay niyo. Yung anak mo! Albie! Vanessa! Right, baby? Vanessa? Okay lang sa'yo. Kunin niya yung anak natin. Gano'n ka dahil yun, Ralph? Kailangan natin mag-usap. Tama na! Tama na, Ralph! Tao mo, iwan mo lang ako! Ayoko na sa'yo, Ralph! Ano ba? Vanessa! Vanessa, umalis na tayo! Aalis na ako. Kung hindi ka sasama, isasama ko anak mo. Aalis ka ba? O hindi? Ralph, ito! Ralph, ano ba? Ano ba, Ralph? Ano ba? Tama! Tama na! Mag-uusap tayo, Vanessa! Mag-uusap tayo! Ano ba? Para kang hindi lalaki, wag mo siyang saktan! Vanessa! Pa! Tama na! Vanessa, Vanessa, tali na! Malis na tayo dito! Vanessa! Vanessa, si Albie! Halika na, umalis na tayo! Umalis na tayo! Tapos na! Tapos na! Tapos na! Sa? Ralph! Tito Gilbert, sorry po! La, sorry po ah. Pero huwag po kayong mag-alala. Hindi na po ito maulit. Hindi na po madadama yung mga kapatid ko. Drew, apo ko. Nangangako rin kami ng lola mo na narito kami palagi para sa'yo. Kumain muna kayo. Wait tayo, tayo. Tia, buti sinudo mo kami kay Lola Lourdes. Namiss ko tong bahay natin eh. Kahit ako naman eh. Namiss ko din ito eh. Kuya, saan ka ba talaga nagpunta? Sabi ni nanay, tinutulungan daw sila ng mga pulis para hanapin ka. Yung mga pulis ba nakahanap sa'yo? Kaya nga masyadong maraming tanong ha. Basta, importante naman ngayon. Nakauwi na tayo dito. Kakasama na tayo, di ba? Magiging kompleto din tayo. Albie! Tay! Yeah.
Vanessa. Pero tama ka. Pero tama ka na mala na sinabi mo. Nanawarin mo ako. Nanawarin mo ako. Bata-bata ka pa at marami ka pang kailangan malaman at intindihin sa mundo. Yan ang totoo. Nakakamali ka kung akala mo na ang buhay ay isang mumunting paraiso lamang. Batang-bata ka lang at akala mo na alam mo na ang lahat na kailangan mo malaman. Buhay ay di ganyan. Tanggapin mo na lang ang katotohanan na ikaw ay isang musmus lang na wala pang alam. Makinig ka na lang. Makinig ka na lang. Acts of violence against women and children ang reklamo laban sa iyo. Pero may iba ka pang kaso. Sangkot ka rin sa pagbenta ng mga kinarap na kotse. Kung hindi pa nagsampa ng reklamo ang kinakasama mo, hindi ka namin mahuhuli. Wala ka lang kawala ngayon. Auntie! Nay, magkapatawad niyo pa po ba ako sa nagawa ko? Pwede ba namang hindi? Nanay mo ko. Hindi kita matitiis. Kahit ano pang gawin mo, ang importante ngayon, ligtas na kayo ni Albie. Salamat, Nay. Paano? Pupunta na ba kayo dito? Sigurado ka ba kaya mo nung pumasok? Oo naman po, Tay. Parang pagkatapos po nung pinagdaanan ko, parang kaya ko na po lahat eh. Hindi mo kaya. Hindi lahat. Kaya nga nandito kami ng tatay mo para sa'yo eh. Madam! Huwag niyong sabihin nung nalilito pa kayo. Oo nga, third honor yan. Pero mas matimbang ba yun sa mga patong-patong na offenses niya? Tapos ngayon, may legal case pa. Edgar, hindi ako nalilito. Ito na nga, prepare ko na yung expulsion papers ni Drew. Will you excuse us? Sure. Thank you. Anong ginagawa mo dito? I just came by to give you some copies of documents for the divorce procedure. I overheard you talking about Andrew. Alam mo ba na inurong na ni Vanessa ang kaso laban sa kanya? He was telling the truth about the child's father all along. Paano mo nalaman yun? Sinabi sa akin ni Camille. Natural, nakakampihan ni Camille si Drew. Sylvia, too much hatred has blinded you. But I know you. I know behind those angry eyes lies a heart that can forgive. Forgive? Bakit ka naging concerned kay Drew? Sylvia, I'm concerned about you. What you have become. Siguro nga maraming pagkakamali ang nagawang batang yun. But at least, he has the courage to admit them. And this time, tama siya. Tama ang pinaglaban niya. Humans make mistakes. And it's perfectly okay to admit you're human. Thank you.
Tay. Salamat po, ah. Kasi po, kahit ang dami ko na pong binigay na problema sa inyo, kinaya pa rin po natin yun. Siyempre, anak. Mamidi na kaya tayo. Matatag tayo. Alam mo, manang-mana ka talaga sa akin. Bakit po? Dahil po ba matalino ko? Hindi lang yun. Dahil minahal mo din si Albie. Parang tunay mo din, anak. Salamat po, Tay. Minsan, may nagagawa tayong mga bagay na akala natin tama, pero mali pala. But we do it because it's for someone we love. Like, you agreeing na makipag-divorce kay Mommy? So, sinasabi mo po ba na mali yun? I don't know anymore, Camille. But what I'm sure of is, mahal na mahal ko pa rin ang Mommy mo. And I believe that someday we'll be together again as a family. You really think so? For as long as you're here, you will always be our connection to each other. I'm very sorry, Drew. I misjudged you. Wala po yun. Ma'am, Sylvia. Naintindihan ko naman po kung bakit niyo po pinatawag yung polis eh. Tsaka kasi mali rin po yung ginawa ko. Not only that. Hindi lang naman tungkol doon. I'm sorry for everything that I said. That I did. Isa ka mabuting tao, Drew. And you're a very good student. And a good teacher. Ano pong ibig sabihin? Tinuruan mo ako sa lahat ng napagdaanan mo. The way you fought for Albie, kahit hindi mo totoong anak, and you succeeded. Ako nga, kahit totoong anak ko na pinaglalaban ko, natalo pa ako. I'm so sorry if I made you feel like you failed. No, Camille. You just know what you were fighting for. And I'm going to continue to fight for your family. To our third-year Top 1 student, Miss Camille Lorenzo. Last but not the least, congratulations to our third-year Top 3 student, Mr. Andrew Medina! Thank you.
Nay? Tay? Yuri? Nay? Tay? Wish ko po na sana ako na po yung maging valedictorian. Ay! 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 BFF, papaya ka ba nun? Well, may the best student win. Challenge. At saka, hindi lang po yan, siyempre. Wish ko rin na sana manatili tayo masaya, tsaka kumpleto tayo lagi, pamilya. Diba? Siyempre naman, sinalange mo ka ng tatay mo. Iiwasan mo. Susunod, yung high school diploma mo na sasabit natin dyan. Pero bago po yun, Tay, eto po muna. Ayan. Best parents in the world. Yun nga. Pati kami, may award. Opo na eh. Pwede nga lang po eh. Araw-araw ko po kayo bigyan ng award. Salamat, anak. Pero alam mo, sa araw-araw nakikita namin ang nanay mo na nagsisikap ka para maging mabuting estudyante, maging mabuting anak. Parang araw-araw mo na rin kami binibigyan ng award. Salamat po, Tay. Pero pangako ko po sa inyo, pati sa inyo, Nay, na kahit kailan hindi ko na po kayo bibigyan ng kahit anong problema. Anak, huwag kang mangangako. Ha? Kasi hindi naman matatapos ang problema eh, yung mga sorpresa natin sa buhay. Basta ang mahalaga, sama-sama natin haharapin yun. Lagi. Ang buhay, puno yan ng sorpresa. Minsan, magagandang sorpresa. Pero minsan naman, hindi. Basta dapat, handa ka lang. Handa kang lumaban, handang tumanggap. Handang harapin ng kahit na anong surprise. Sa dami ng pinagdaanan ko sa edad kong to, alam ko, marami pa akong kailangan matutunan. Pero, kailan nga ba natatapos ang pagiging bata? Pag marunong ka na humawak ng responsibilidad?
pag nakatapos ka ng pag-aaral, pag-akala mo, madami ka ng alam sa buhay. Pero ang totoo, kahit hindi ka na bata, marami ka pa rin pwedeng matutunan sa buhay. Tulad ng lahat ng bagay, may perfect timing yan. Huwag ka magmadali. Kasi darating din ang lahat sa tamang panahon. May tamang panahon para sa love. Huwag padalos-dalos. Kasi hindi ibig sabihin na pag may nararamdaman ka para sa isang tao, gagawin mo na kung anong gusto mong gawin. Masisira lang ang buhay mo. Kung akala nyo na normal lang na pinagdadaanan nyo ng mga kasingidad nyo, na kapag natukso ka, okay lang, na cool ka magka-experience? Hindi. Hindi cool yun. Kasi isipin nyo, paano magiging cool ang isang bagay na pwedeng ikasira ng buhay nyo, na ikakasira ng mga pangarap nyo, at ng pangarap ng pamilya mo para sa'yo. Siguro yung iba sa inyo, niisip na ang galing naman ni Drew. Kasi kinaya niya yun. Pero hindi madali. Maraming mga taong apektuhan, ay mga taong nasaktan. Kaya kung ako sa inyo, makinig na lang tayo sa mga magulang natin. Kasi minsan, akala natin, mas alam na natin yung tama eh. Kasi malaki na tayo. Pero ang totoo niyan, mas alam nila ang tama at mali. Kung minsan, iniisip natin na kulit naman ng mga magulang ko. Oo, totoo yun. Makulit talaga mga magulang natin. Lalo na yung nanay ko, ang kulit-kulit nun. Pero kasi, ginagawa nila yun kasi mahal nila tayo eh. Kaya kayo, mahal kayo ng mga magulang nyo. Kaya dapat na-appreciate natin yung binibigay nilang pagmamahal at pag-aalaga sa atin. Thank you po. Alam ko. Kung saan napuntas na high school, high school. Lapin na po facelift namin. Bakit? Bakit? Nagkausap ko ni Camille. I'm cute. Excellent. Attic.